Isang araw, may nakita akong bata kaya binigyan ko ng face mask. Naawa ako sa kanya kaya tutulungan ko siya. Hahanapin namin yung parents niya kaya pinunta ko siya dito sa Walter Mart. Una namin nakita dito si Jollibee. Parang gusto nga niya kumain dito eh. Pero hindi ko siya papakainin dito kasi hahanapin namin yung magulang niya. Dinala ko nga pala siya sa TV para makita siya ng mga magulang niya. Hindi ko lang alam kung anong channel to. Pero ayos lang yun kasi nanawagan na ako sa TV. Kaso baka hindi mamukhaan to ng magulang niya kasi naka face mask. Oo nga pala, shinoutout ko nga pala dito si mama. Sikat na ako kasi nasa TV na ako. Tapos ayun, nagantay muna kami dito sa bench. Sinabi ko sa bata na kunyari nagugutom siya para masabi ko sa inyo na tinulungan ko yung bata. So syempre, ano ba ginagawa kapag gutom? Eh di ano pa ba? Eh di magtitiis lang gutom. Syempre charot lang yun. Lilibangin ko lang siya para makalimutan niyo yung gutom niya. Kaya pinunta ko siya dito sa bilihan ng bike tsaka sa mga bilihan ng toys. At napakadaming laruan dito. At syempre ako rin gusto ko ng mga toys. Tapos bigla ako may nakita dito. Ito nga pala yung pinapangarap ko dati. Kaya nga naging princess dream eh. Kaso medyo matanda na ako kasi 29 na ako eh. Kaya ipapasok ko na lang to sa next generation. Hindi ko nakamit noon. At least ikaw nakamit mo ngayon. Kung kanino ka mang anak, you're living others' dream. At yun yung pangarap ko. Sana all! Kaya huwag ka na maghangad ng iba. Dapat matuwa ka kung anong meron ka. Huwag din mga monster truck pang boy yan. Oo nga pala, hindi ko yung binili kasi teaser yun para sa mga pangarap niya. Pumunta nga pala kami dito sa Abenson kasi naiinitan kami. Marami daw aircon dito pero naka-electric pan lang kami. Pero at least ang lamig ng buga ng hangin. Napakasarap pala dito sa Abenson, pwede nang tumira. Tapos ayun nga pala yung bata, hinahanap niya yung laptop niya kasi may thesis pa daw siya. Sinabi ko nga pala sa kanya na mag-enjoy muna kami dito. Pero hindi siya mapakali kasi bukas na daw yung deadline ng thesis niya. Kaya sinabi ko sa bata, kunyari nagugutom na siya. Kasi nga pinagtitinginan na kami dito ng mga tao. Sabagay, ilang oras na rin kami dito. Ang galing nga nung bata, talented. Kaya feeling ko may future tong bata. Maging future Barbie. Sorry nga pala sa magulang niya. Oo nga pala, bumalik nga pala kami dito sa toy shop. Kasi sabi sa akin nung bata, bumili daw ako ng pasalubong para sa nanay niya. Mahilig daw yun sa mga monster truck eh. Siguro mama's girl din to. Tulad ko, mama's girl din ako kaya ako naging Barbie. Kaya naiintindihan ko yung bata. Buti na lang meron pinadala sa akin pera yung nanay niya. Kaya eh, nakabudol na naman siya sa akin. Dapat yung binili ko yung Barbie eh. Kaso nauto niya ako. Pero ayos lang yun kasi next time, Barbie na ibibili ko sa'yo yung mga 9-footer. Yung mga nagalaw tuwing gabi. So ayun, tuwang-tuwa ang mini Barbie. At nag-aya pa dito sa Jollibee. Wow ha, ako nga nagtitiis ng gutom tapos ikaw pa Jollibee-Jollibee lang. Tapos umupo ka lang, dapat nakapila ka. Yan, napaka good girl naman ng Barbie na to. Ayun na nga pala yung order ng mini Barbie namin. Nag-take out na nga lang pala kami. Kasi baka makita namin yung magulang niya. At least kapag nakita niya kami, at least may pasalubong kami sa magulang niya. At ayun na nga, nakauwi na siya. Bagong ligo pa, siguro nahanap na to ng magulang niya. Bago din na lahat ako. Aba mo, Jollibee oh. Thank you. So ayun, anak pala siya ng pinsan ko. Kala ko kung kaninong anak eh. Kaya pala medyo Barbiehin. May lahi pala silang Barbie. Oy, hindi sa akin nagbana yan ha. So ayun lang, hanggang dito lang. Thank you sa panonood.